Mapagpalang araw po sa atin mga kapatid at welcome back po sa atin Facebook page at YouTube channel. So for today's video mga kapatid is another reaction video na naman po tayo, no? At ang atin pong gagawa ng reaction video ay galing pa rin po kay Sa Iyong Araw. Wala po tayong mahanap na ibang source, no? Kundi kay Sa Iyong Araw lang. At gusto ko po yung mga content niya kasi ito po ay patungkol po sa kaganapan sa mga panahon natin at sa mga nakaraang panahon. Pero ito po ay related din po about sa Biblia. Kaya ito po yung mga gusto kong content. So kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Sa Iyong Araw, mag-subscribe na po kayo sa kanyang Facebook page at YouTube channel, no? At kung gusto nyo rin po na may nagre-reaction video kagaya ng ginagawa ko, paki-subscribe nyo na rin po ang aking YouTube channel at paki-follow po ang aking Facebook page. So ang title po ng ating re-reaction video ay ito po, Babala, huwag mo itong sambahin dahil hindi mo kakayanin ang sumpa nito sa buhay mo ayon sa Biblia. So ano pang hinihintay natin mga kapatid? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Wala naman tayong hinihintay na kaya simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, disclaimer muna tayo mga kapatid. Ang video pong ito ay hindi po natin pinatotohanan at hindi rin po natin pinasisinungalingan. So bahala po kayong mag-research o magsaliksik kung ito nga ba ay legit or hindi. Pero para po sa akin, kung ano pong nakasulat sa Biblia, yun po ang ating paniwalaan dahil yun po ang ating source of life bilang isang Kristiyano, no? O bilang followers of Christ. So play na natin mga kapatid. It's more fun in the Philippines. Yes. Ito ang mga katagang lagi natin napapakinggan. Piyesta. Lalo na tuwing may pista dito sa Pilipinas. At isa sa mga pinakasikat na pista ay ang Sinulog Festival ng Cebu na kung saan ibinibida dito. Ang topic natin sa video ito ay patungkol sa ninyo, no? Kung saan ba galing tong ninyo na to at sino ba yung gumawa ng ninyo na to. Kung ito ba ay nakasulat sa Biblia or hindi. Play na natin ulit. Santo Niño, isang maliit na imahe na nire-represent daw na sanggol na si Jesucristo. Ito ang naging pangunahe. Yun din yung sabi ng iba, no? Pero wala namang kasing makikita sa Biblia na meron talagang ninyo na tinatawag, no? Siguro yung salitang ninyo is ibang ano yan, ibang lingwahe. Hindi siya lingwahe ng Pilipino, no? So parang ano yata yan, Espanyol na salita. Tapos na-adapt natin bilang sinakop tayo ng Espanyol, no? Na-adapt natin yung salita nila at yung kanilang pananampalataya, no? So kasi tayo dati, meron tayong sariling pananampalataya. Pero nung dumating ang Kristyanismo, ayan, nagkaroon ng pagbabago sa ating mga paniniwala. At ang masaklap kasi dito, nagkaroon na ng iba't ibang paniniwala about sa pananampalatayang Kristiyano. Patron ng lalawigan ng Cebu bilang isang imahe. Pinahalaga nila ito sapagkat ito raw ay isa sa mga sinyalis at rason ng kaunlaran ng syudad ng Cebu. Ngunit ang tanong ay, anong ang madilim na history ng Santo Niño? So itong topic natin ay about sa Niño, no? Kung saan galing, sino yung gumawa, at sino nga ba ang ninyo na tinutukoy na ito, at kung ano nga ba ang kanyang kaugnayan, no? Kung siya ba ay dapat paniwalaan o sambahin o dapat siyang pagpurihan kasi hindi naman siya nakasulat sa Biblia, no? Ito nga ba ang sanggol na Jesucristo? O ito si Tamus, ang Diyos na sanggol ng mga pag-aaral. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa Iyong Araw. Subscribe po natin si Sa Iyong Araw. Naitanong nyo ba sa inyong mga sarili kung saan nga ba nagsimula ang Santo Niño? Bakit parte na ito ng kasaysayan ng Pilipinas? So, mahirap na kasing alisin yung tradisyon ng o parang kasama na sa kultura ng Pilipino. Kaya napakarami talagang naniniwala at sumasampalataya sa ninyo na yan. Kasi yung tao hanggat hindi nabubuksan yung isip at hindi nagkakaroon ng pangunawa sa Biblia, patuloy silang
maniniwala at sasampalataya sa ganitong paniniwala, no? Kasi tradisyon to eh. Kumbaga ito na yung kinalakihan, no? Nakasanayan ng mga Pilipino sa bansang ito. Ayon sa pananaliksik ng aming team, ang imahe ng Santo Niño de Cebu ay ginawa ng mga artista ng flamenco. Ayon sa geography, batay sa isang pangitain ni Santa Teresa ng Avila, isang mistiko noong ika-16th na... So ito yung source na sinasabi nila, isang pangitain lang daw itong Niño, no? Hindi siya ugnay o hindi siya nakaugnay sa Biblia. Ito ay sinabi lang ni Sa Iyong Araw, no? Bahala kayong magsaliksik o mag-research kung ito ba ay totoo o hindi. Kasi sila nagre-research din yan bago nila gawin yung content na yan. Iglo, noong unang bahagi ng 1521, si Ferdinand Magellan, ang Portuguese na explorer na naglingkod para kay Carlos V. España. Taong 1565, buwan ng Abril 27, ay dumating muli ang mga Espanyol upang makuha at panghawakan ang isang kolonya at upang mangalakal ng sangkap pampalasa na pinamumunuan ni Miguel Lopez de Legazpi. Iminungkahi niya ang isang mapayapang kolonisasyon, ngunit kalaunan ay tinanggal siya sa kanyang pwesto at nawala ang kanyang pagsisikap, matapos siyang bombahin ang Cebu at sinunog ang bayan sa baybayin na umasak ng mahigit 1,500 na tahanan at pumatay ng 500 na katao. Sa mga labi ng pagkasira nito. So maganda to kasi meron din about history natin, no, sa Cebu, no. Parang nahuhukay din natin yung ano, yung mga history natin sa Pilipinas kahit papaano. Tagpuan ni Juan Camus, isang marinerong Kastila, ang imahe ng Santo Niño sa isang kahong gawa sa pino. Yung pala siya box. Ayon sa lokal na alamat, ang kaligtasan ng imahe nito ay tanda ng himala ng mga mananakop. At magmula noon, ito ay pininiwalaang may mapaghimalang kapangyarihan. Ang imahe ng Santo Niño ay pinakaluma at pinakamatandang relic na nakaligtas sa relihiyong Katoliko sa Pilipinas. Pero nagtataka lang kasi ako eh, ito bang Niño, babae ba to o lalaki? Kasi may Niño na mahabang buhok, na mahaba yung pilik mata, mukhang babae. May Niño naman na mukhang lalaki. Kaya nagtataka ako minsan, ano ba itong Niño, babae o lalaki? Kasi mayroong mahabang buhok eh. Kasama ng krus ni Magellan, ang simbahan ay tinayo upang paglagyan ng Santo Niño sa lugar kung saan natagpuan ang imahen ni Juan Camus. Ang simbahan ay unang ginawa sa Kawayan at Bakawan at sinasabing ang pinakamatandang parokya sa Pilipinas. Itinayo ulit ito kalaunan at itinaas ito ni Pope Paul VI sa katayuan ng Basilikang Minor sa ika-400 na pagdiriwang. Ngunit ating makikita, mga kaibigan, sino nga ba talaga ang imaheng ito sa history ng mga pagano? Ating nabanggit dati, mga kaibigan, sa isa nating content, ang patungkol kay Semiramis, Nimrod at Tammuz. Si Nimrod, siya ang leader ng Tower of Babel na kung saan nagpatayo siya ng isang tore na aabot hanggang langit. Ngunit hindi ito pinantulutan ng ating Panginoon, kaya iniba niya ang mga lingwahe ng mga tao. So sa topic naman na yan, marami rin mga ano diyan, mga teorya, no, iba-iba. Kaya kapag ka talagang wala kang source of life o wala kang hawak na Biblia, talagang ma-receive ka o madadala ka ng mga ganitong teorya. Kaya talaga napakahalaga talaga ng Bible na binabasa natin, no? Kasi talagang magkakaroon tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos eh. At yung ibang mga belief, maaalis natin 'yun sa sarili natin at doon lang tayo magpo-focus sa Biblia. At hindi na naipagpatuloy muli ang pagpapatayo ng Tower of Babel. Meron siyang ina na tinatawag na si Semiramis. Pagkamatay ni Nimrod, ay nabuntis itong si Semiramis at sinasabi na nag-reincarnate si Nimrod para asawahin ang kanyang nanay na hudyat ng kapanganakan ni Tammuz na tinatawag siyang demigod ng mga pagano. At kung ating... Si Tammuz, nasa ML to, di ba? So yung pangalang Tammuz pala ano pala yan, Diyos-Diyosa ng mga pagano. Mapapansin, mga kaibigan, ito ay inadapt ng mga ancient Greeks at maraming sibilisasyon ang nag-adapt ng Trinity ni Nimrod, Semiramis at Tammuz. Na kung saan, mga kaibigan, si Semiramis ay winorship, mga kaibigan, sa pangalang Ishtar, Astarte, Rhea at Isis. Habang si Nimrod naman, mga kaibigan, ay winorship siya bilang si Baal, Osiris at Minus. At si Tammuz na kanilang anak, ito na, ay winoworship siya birang Tammuz, Horus at Adonis. Sila
Adonis, no? Parang ano yan, ah. So, Adonis Bar, no? Doon pa lang, immoral na. Adonis Bar. Ang mga pinakasikat na mga Diyos-Diyosan ng mga pagano mula sa Grecian Empire, Egyptian Empire, Roman Empire, at sa Persian Empire. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, ito ay hinadap sa loob ng Roman Catholic Church noong panahon na pinag-asawa ni Constantine ang turo ng mga pagano at Kristiyano na mayani sa loob ng iglesia ang pag-worship kay Nimrod, Semiramis at Tammuz. So talagang napakahirap ng tukuyin ngayon talaga ng paniniwala ng Kristiyano at paniniwala ng Roman Catholic, kasi kung mag-aaral talaga tayo ng history, eh magkakaroon talaga tayo ng malalim na kaalaman about sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, no? Pero kung nagpabasa naman tayo ng Biblia at doon tayo babase, eh mabubuksan siguro yung mga ano natin, pag-unawa natin na hindi dapat ginagawa yung mga bagay na yun. Kasi wala naman yun sa Biblia at hindi yun nakasulat. Kasi bilang isang Kristiyano o totoong tagasunod ng Panginoong Hesukristo, eh yung mga sinabi niya lang yung susundin natin, hindi yung mga sinasabi ng mga matataas na pare, kasi hindi naman sila author eh, no? Sila ay mga lingkod lang din, wala silang karapatan na magsalita ng dapat na hindi dapat, no? Kasi Diyos lang ang may karapatan niya, no? Ang Panginoong Hesukristo lamang. Tayo mga tao lang tayo eh. Kumbaga sa ano, pinili lang tayo ng Diyos na magpahayag ng kanyang salita. Ging si Nimrod ay si Joseph, si Semiramis ay si Mary, habang si Tammuz ay si Baby Jesus daw. At dito inadap, mga kaibigan, na mga Espanyol, lalong-lalo na sa panahon ni Magellan, na si Tammuz ay dinala sa Pilipinas at naging Santo Niño. Exodus 20 verse 4-6, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa, una nang sa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong yayuparan sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na kung dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Mga kaibigan, ito ang nais ng ating Panginoon na maalala natin, ang pangalawang utos na binabanggit dito, na huwag tayong gagawa ng kahit anumang inukit na kasing katulad ng mga nasa langit o nasa lupa o nasa ilalim ng tubig. At lalong-lalo na huwag natin silang yuyukuran, sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, tinanggal ng iglesia ang pangalawang utos, na kung ating mapapansin sa labas ng 10 utos ng mga iglesia, na wala na ang pangalawang utos, dahil sila mismo ay lumabag sa kautusan ng ating Panginoon. Ngunit nais ipakita sa atin ng Panginoon ang katotohanan, na ito ay isa sa mga utos ng ating Panginoon at nagpapakita na mahal natin siya. Kaya naman sinasabi, mga kaibigan, sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya naman, mga kaibigan, iniibig mo ba si Jesus Christ? Iniibig mo ba ang ating Panginoon? Nais niya na sundin mo siya. Purihin ang Panginoon. At salamat, kaibigan, sa iyong panonood. So, bilang isang Kristiyano, mga kapatid, eh hindi po talaga madaling maging Kristiyano. Kasi sinasabi ng iba na kapag naging Kristiyano ka, nagaganda yung buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos, at uunlad ka sa kahirapan, na hindi po talaga ganun, mga kapatid. Kasi yung blessing po ng Diyos, eh magkaiba po yung financial blessing sa spiritual blessing, no? Kasi yung financial po, yun pangangailangan lang natin yung bilang isang tao. Pero yung paglago po natin sa pananampalataya o sa spiritual life, eh napakahirap po nung, kapatid. Kasi napakarami pong tukso sa ating paligid, no, na anumang oras pwede tayong madeceive. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon na magpakababa tayo at sumunod sa kanyang kalooban. Pero bilang isang tao, talagang nagkakasala pa rin tayo. Hindi tayo perfect kasi tao lang tayo. Kaya nga, dumating yung Panginoon, no, sabi sa John 3:16 na kung sino man sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no. So ang buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa Diyos na buhay, no, sa totoong Diyos. At hindi yung mga diyos-diyosan, mga ribulto o mga imahe, hindi po 'yun, no. Ang totoong Diyos ay Espiritu. Kaya sasamba tayo sa Espiritu at
katotohanan, no? So napakaraming verse naman sa Biblia na binanggit yung mga diyosan na yan, no? Pero meron pa rin talagang naniniwala o siguro kulang sa pag-unawa ng Word of God, no? Hindi nakakapakinig or hindi nakakabasa ng salita ng Diyos. Kaya yun, parang yun na yung pinaka-belief nila o pinaka-faith nila sa kanilang mga buhay. Pero sa tulong ng Diyos, no, naway magkaroon ng discernment ang bawat isa sa pag-unawa sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos talaga, mga kapatid, ano yan, magkabila ang talim. Talagang pagka nakarinig ka niyan, na susugatan talaga yung puso at isip mo na parang gusto mo nang umayaw. Yun talaga yung totoong Word of God. Hindi yung puro lang masarap sa tenga, masarap sa pakiramdam. Hindi po yun. Ang totoong Word of God po, mga kapatid, ay masakit, no? Parang ano yan, parang tinik. Parang kang yumayakap sa tinik. Yan po yung totoong Word of God. Na kapag nakakapakinig ka ng Word of God, na parang kang yumayakap sa tinik. Ganong kasakit. So ito lang po ang ating reaction video, mga kapatid. Naway meron pong natutunan o nabuksan ng mga isip ng bawat isa sa atin, no? Naway pagpalain po tayo ng Diyos at bigyan po tayo ng pangunawa sa kanyang salita. Hanggang dito na lang po ang inyong lingkod at magkita-kita po tayo sa ating next video. So God bless po sa lahat at paalam.